Okay mga boss, mga par. So, dito na naman tayo sa bago nating vlog. So, dito sa vlog na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba pumili ng sprocket sa ating mga motor. Ayan. So, kung ano yung the best way na pagpili ng sprocket. Then, dito sa vlog na to, papakita ko sa inyo yung pinaka simplest way or simplest tip sa pagpili ng motor. So, bago yan, konting review muna tayo. Sa pagpili ng sprocket, boss, dalawa lang ang pinapalabas natin dyan. Una, top speed. Pangalawa, yung torque. Pag sinabi kasi nating top speed, yun yung bilis na maabot ng motor mo. Yan. Then pag sa torque naman, yun yung lakas. So, saan nga ba nagagamit yung top speed? So, syempre, una, sa mga racing. Pangalawa, pag sinabi nating top speed, karaniwan, city drive yun. Kasi, patag yung daan, tsaka, wala kang ganong binubuhat or walang binubuhat na mabigat yung motor mo. So pag sinabi naman nating torque, kayan, kadalasan ang torque sa mga matitirik yan na daan. Torque nga, lakas. Lakas nung makina sa panghatak. So pag sa torque, karaniwan dyan yung mga umaangkat ng mga produkto, yung mga palaging may angkas na mabibigat or may sakay na mabibigat. So, huwag na natin patagalin. Start na natin. Ayan. Okay mga boss, dumako naman tayo muna sa front sprocket natin. So, front sprocket. So, sa front sprocket, boss, may sinasabi tayong larger sprocket, balance, tsaka smaller. Yan. Larger, balance, tsaka smaller. So, pag sinabi nating larger sprocket mga boss, ito yung mga high speed na sprocket. Then, pag smaller, ito yung mga low speed. Ayan. Siyempre, pag balance, ito yung mga pwede sa top speed, tsaka pwede sa kargahan. Yun yung balance na sprocket. So, sa larger sprocket mga boss, nagre-range yan ng 16 teeth above. Ayan. Pataas. 16 hanggang 20 plus. So, pag nasa larger sprocket ka, ibig sabihin, ang aim mo doon, speed lang. Bilis ng motor mo. So, dito naman tayo sa smaller. Pag smaller, ang mga sprocket dyan, nasa 14 yan, below. Ang aim mo naman sa smaller sprocket, ito yung mga pang business, or yung mga pangkargahang motor, tricycle, yan. At saka syempre sa mga matatarik na daanan. Ito ang bagay na sprocket sa motor mo. So dito naman tayo sa balance. Pag balance, automatic, para sa akin, 15 teeth yan. Itong 15 teeth na sprocket sa harapan, kaya kanyang
paabutin sa top speed mo at kaya kanyang iangat sa mga matatarik na daanan. So, ganun lang yung principles ng front sprocket. So, dumako naman tayo sa rear. Ayan. Sa rear sprocket, mga boss, magkabaliktad sila ng principle ng sa front. Sa rear, pag larger yung nasa likod mo na sprocket, ibig sabihin, ang aim mo, low speed or mabagal, pero ahonan. Pero pag smaller naman, ang aim mo doon, high speed or yung bilis. Ayan. Siyempre, pag balance pa rin, automatic, kaya niya ng ahonan, kaya rin niya ng top speed. So, ano nga ba yung mga larger sprocket na teeth? So, ang mga larger sprocket na teeth, mga boss, is ranging siya ng 48 teeth pataas. Ayan. Hanggang 50 plus. Ayan. Then, sa smaller sprocket naman, ang ranging niyan, nasa 38 teeth pababa. Hanggang, nakita kong sagad, 20 plus eh. May 20 plus pa. Then, pag balance, ang ranging ng sprocket mo is nasa 39 to 47 teeth. Ayan. Siyempre, wala pa ako nakitang 39 eh. So, ibig sabihin, nasa 40 to 45. Wala namang 46, 47 na sprocket. So, andun lang yung range ng rear sprocket pag balance. So, malinaw na sa atin yung principles ng front and rear sprocket. Ngayon, dumako naman tayo sa konting mat niya kung paano nga ba talaga yung pinaka the best na sprocket sa ating motor. Okay? Start na natin. So, dito, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga balance na sprocket at kung saan ito nagre-range. Ayan. So, pag sinabi nating balance sprocket, balance, ito yung mga stock. Ayan. Stock sprocket or yung sinasabi nating aftermarket na mga sprocket. Ayan. So, ang range naman niya, mga boss, is nasa 2.7 to 3.2. Ayan. Pag andyan yung range ng sprocket nyo, mga boss, ibig sabihin, balance yung sprocket ng motor mo. Kaya kanyang ilagay sa top speed mo at kaya kanyang pakyatin sa mga matatarik na daan. Ayan. So, ano nga ba itong mga to? So, magbibigay lang ako ng example. So, example lang tayo. Kunwari, yung pinaka sikat natin na mga pampasadang tricycle. So, ano nga ba yung mga yon? Dito tayo sa Barako 175 tsaka TMX 155. Ayan. So, sa Barako, Barako 1, ang stock sprocket ng Barako 1 is 15 teeth to 45 teeth. Sa TMX naman, 15 teeth to 48 teeth. Ayan. So, paano mo ba malalaman yung range ng sprocket mo? So, ganito lang yan. I-divide mo lang siya. Ganito. 45 over 15. So, ano nga ba yun? 45 over 15 is equal to
3. Dito naman tayo sa Ontemex. 48 divided by 15 is equal to 3.2. Ayan. So, ibig sabihin, itong 3 tsaka 3.2 balance na sprocket yung mga yan. Diba, sabi ko nga, ang balance na sprocket natin, nagre-range siya ng 2.7 to 3.2. At itong dalawang sprocket na to is pasok siya. Ibig sabihin, itong pang Barako 175 na Barako 1 at saka yung TMX 155, balance yung sprocket niya. Pwede kanyang ilagay sa top speed mo at saka sa pang arangkada or sa torque na performance. Ayan. So, alam na natin na yung stock sprocket is balance sprocket. Ngayon, paano siya i-modified na gawing high speed tsaka gawing low speed? Ayan. So, dito pa rin tayo sa Barako muna tsaka Temex. So, paano natin siya gagawing high speed muna tayo? So, sinabi nga natin, pag high speed na sprocket, sa teeth, sa front teeth, nasa 16 above. So, kunwari, gawin natin siyang 16 teeth. Oh, dito rin sa Temex. 16 teeth. Ayan. Then, sa rear teeth naman, nagre-range siya ng 38 below. 38 pababa. So, kunwari, sa Barako, ginawa nating 38 teeth yung likod. Sa Temex naman, gawin nating kunwari, 36. Ayan. So, didivide natin ngayon yan. 38 over 16. Tapos, 36 divided by 16. Okay, calculator ko lang. So, 38 divided by 16 is equal to, ayan kung nakikita nyo mga boss, 2.3 or 2.4, kamo na lang. 2.4. Then, dito tayo sa Temex. 36 divided by 16. Ayan. So, nasa 2.3 kamo na lang. Round up. 2.3. So, big sabihin, itong sprocket natin, nasa high speed na siya. Kasi ano nga ba yung high speed na sprocket? So, yung high speed na sprocket, boss, is kung ang balance, 2.7 to 3.2, ang high speed is nasa 2.7 below. Ito yung high speed. Pag low speed naman, 3.2 above. Ayan, low speed. Ayan. So, gawin naman natin siyang low speed. So, kung dati, 15 teeth, ngayon gawin natin siyang, okay, gawin natin 14. Tapos, yung rear natin, gawin natin, oh, sige, yung pinakauna, 48 teeth. So, sa Temex naman, gawin natin 14. Tapos, yung kadalasan na ginagamit ng Temex, 51 teeth. Ayan. Okay, divide lang natin. 48 divided by 14. 51 divided by 14. Okay, calculator lang natin. Forty-eight divided by 14.
Ayan, kung nakikita nyo mo, boss, nasa 3.4. 3.4. So yung 51 naman divided by 14. Ayan, kung nakikita nyo, boss, 3.6. So ibig sabihin, itong ratio na to, ayan, low speed na siya. Nasa above 3.2 na. Ayan. Okay, dumako naman tayo sa mga scooters. Okay, mga boss, dumako naman tayo sa mga sprocket ng 150cc to 100cc na mga scooters, or yung mga underbone kagaya ng Sniper, Honda RS, Raider 150, yan. And sa mga scooters na XRM, Wave, mga Fury, or even yung mga Rusi, Rakal, Euro na mga motor, ayan. So, kadalasan yung mga stock sprocket ng mga 150cc natin, mga boss, is nasa 14 to 42 or 15 to 44. Nandyan yung mga 150cc natin ng mga stock sprocket. Then sa mga scooters naman, kadalasan lang yan is nasa 14 to 38. Ayan. So kung titignan natin yung ratio nila, ang stock sprocket nila is talagang balance naman. Kasi 42 divided by 14 is equal to, wait lang mga boss, calculator lang natin. Ayan, 42 divided by 14 is equal to 3. Pag 44 divided by 15 naman is equal to 2.9. Then sa mga scooters natin, 38 divided by 14 nasa 2.7. So, kung pansin nyo naman mga boss, panay balance yung mga sprocket nila. Yan. Kung gusto mong gawin high speed yung motor mo, so, sa front mo, magdagdag ka, then sa rear mo, magbawas ka. Ganun lang naman yung principles ng sprocket. Then pag low speed naman, kung gusto mo pang magpa-low speed, sa front mo, magbawas ka, and then sa rear mo, magdagdag ka. Ayan. Okay, sana may natutunan kayo dito sa video natin. Ayan. Then, gusto ko munang mag-shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Ayan. Kay Maricel Garganta from Tondo, Manila. Ayan. Shout out sa'yo, sir or ma'am. Kay June Talyada. Ayan. Sir, shout out sa'yo from Saudi Arabia pa yan. Then kay Sir Jebs. Ron. Ayan. Kay Sir Mark P. And Mark Jimenez from Daet. Ayan. So, shout out sa iyo, mga sir. Okay, mga boss, mga par. So, alam na natin kung paano mag-compute ng sprocket ratio. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano nga ba yung best na sprocket talaga para sa motor natin. Ayan. So, dito guys, simple recap na lang to. Ayan. So, kung nakikita nyo to, ito yung balance or stock ng mga sprocket natin. Nagre-range siya sa 2.7 to 3.2. Ayan. Itong balance na to,
pwede to sa city driving tsaka sa mga may matitirik na daan. Ayan. So kung ganun naman yung location mo, nandun ka sa location na yon, gamitin mo lang yung balance. Pero kung palagi ka sa patag lang naman or wala ka namang sinasakay na mabigat, mas maganda na mag high speed ka. Ayan. Pero kung puro patarik, puro kargahan na motor or tricycle mo, mag low speed ka. Kasi pag naka high speed ka pero matarik yung daan mo, palaging magre-revolution ka. Ngayon, mas magastos sa gas yon. Tapos kapag naka low speed ka naman at nasa city driving ka lang naman, patagan daan, walang karga, revolution na naman yon para makuha mo yung top speed na gusto mo. Ayan. So yan guys, maliwanag lang lahat. So don't forget to share and subscribe to my channel. Okay. Then last tips, ayan. Always drive safely. Yun yung pinaka last tip ko sa inyo. Ayan. Okay? Bye na mga sir, mga boss. Okay? Kita-kita na lang ulit sa susunod na vlog.